medyo napuyat ng konti. Pakishare muna po itong ating video at ang ha? Okay, Cavite tumanggap na. Lahat tumanggap na. Okay. Ay, magandang araw po sa inyo lahat. At pasensya na po kayo, medyo hinapon ho ako kasi medyo nahirapan ho tayo. Marami tayong pinapasilitate na bigas ngayon. Pero wag ho kayong mag-alala. At nakahanda po ako at medyo kung yung quarantine man po natin ay magtatagal, ginagawa ko po lahat ng paraan para makapag-facilitate ng mga bigas. Ako ay nagpapasalamat po ako sa mga taong mga kasama ko at kahit ano yung ibinabato sa atin ng mga pambabatikos ay hindi nasisiraan ng loob, ha? Magkuse talaga namang buhay na buhay at kayo po ang nagbibigay lakas at buhay sa amin, ha? Mahal ko po kayo lahat, ha? May magandang balita ho ako. Nakita ko yung aking YouTube channel ay ang estimated po na income niya ay nasa $2 to $3 million a year. Nakita ko po yung estimated income. So malaki ho yun, ha? Hindi ko po ito inaasahan na ito yung mangyayari. Pero ito pong kikitain na to sa YouTube ay ibibigay ko talaga sa mga tao. Totoo ho yun. Kaya sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, subscribe na sa aking channel. At para sa inyo, yung inyo po kasing subscription sa akin ay yan ang ambag nyo, ha? Sa aking ginagawa ngayon. Ayan. Ika nga eh, sa maliit na kapamaraan, ha? Mana eh, binigyan nyo ako ng like, sinubscribe nyo ako, pak, kinalat nyo to. Eh, yun naman po yung aking sinasabi na yun yung inyong tulong sa akin. Yan. Hindi ko kailangan na magpadala kayo ng donation sa akin. Hindi. The more na mas marami ako natutulungan, the more na mas marami kayong yung subscriber at maraming likes, aba, mas marami ho akong matutulungan. Yan. Pandagdag ho yan, ha? Anyway. Nakita nyo po. This is not my intention. Pero kung gusto ko patunayan ko sa inyo, na kung ano yung sinasabi ng Biblia ay totoo. Totoo po. Na kapag binuksan mo ang iyong puso para sa maliliit na brete, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Bakit po? Eh hindi ko po expected. Estimated revenue ko po a year, $3 million to $4 million dito pa lang sa YouTube channel. Ngayon pa lang ho, kikita na ako ng $88,000 ngayong first 3 weeks ko pa lang. Ewan ko kung totoo ho yung sinasabi ng mga technician. Pero yun, $88,000 $4 million yung first 3 weeks ko sa live stream. Pero ito po yung sasabihin ko. Yan ho, lahat ay itutulong ko. Hindi ko rin naman ho kailangan yan. Di ho ba? Ang dami ho naiinggit. Ang dami pong nagtatangkang mag-hack ng account ko. Nagkataong marami akong magagaling na technician dito sa palibot ko. Kung ano-ano yung ginagawa nila. May mga panayang padala ng password sa akin. Nakita nyo. Ayun. Yun ho yung aking kinasabi. Na kapag ka ikaw sa puso mo bukas, totoo ho yun. Ibabalik ni God tenfold. Saan mo kayo nakakita ng overnight binigyan ako ng kalahating milyong subscriber? No one can achieve. Hindi naman ako sikat. Sikat lang ako doon sa mga mamamayang Pilipino, especially yung mga matatanda na nabigyan ko ng Optimum Eye Care Program. Eh yung matatanda naman ho, hindi naman marunong mag-YouTube yan. Hindi rin naman marunong mag-Facebook yan. Eh kung yung matatanda na nabigyan ko ng salamin, marunong mag-YouTube, marunong mag-Facebook, nasa 20 million ho yung subscriber ko ngayon. Hindi ho ba? So doon ko ho napapatunayan. Kaya nga tulad ho, 2007 pa lang gumagawa na ho ako ng humanitarian. Yun nga ho, yung sikap Joey Suarez, at talagang madaling araw, umuulan pa dahil doon sa biktima ng Ondoy. Ayan, kasama ko na ho yan. Aha. Eh ngayon, hindi ho namin media yon. Tapos every, halos
Every 6 months, every quarter of the year, nag-humanitarian ako, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan-saan lugar. Ang tanging layunin ko lang ay makipagbigay dulo. Sabi ko, the moment na naisa puso mo yung pag-humanitarian, nakaka-addict. Nakaka-addict. Kapag bukal sa puso mo yung ginagawa nyo, ay hindi nyo ko kailangan maghanap nyo. God work in a very mysterious way. Nagkataong naging bukal sa puso ko yung pagtulog. Kaya inulan po ako ng grasya. Yung grasya ko bumababa sa turungawan ng aking bukuan. Tami! Walang awat at walang humpay na grasya. Alam nyo kung bakit? Paano masasabi na totoo yung pagtulong mo? Pag nakahanda ka ng umutang para lang may maibigay ka. Pag nakahanda kang ibenta ko anong meron sa'yo para ibigay mo pa. Pag yung isusubo mo lang, yung typical na ka, kakagatin mo na lang, na ibigay mo pa, doon, yun, bukal yung pagtulong mo sa kapwa. Marami kasing tumutulong, ang galing sa camera. Awa, ipik yun. Apo, kanya. Pero, hindi bukal sa puso. Pag sinabing, tulong ako ng tulong eh. Tulong ako ng tulong, bakit, hindi naman bumubukas yung turungawan ng grasya sa aking aking tahanan. Ay, hindi ho bukal sa puso. May pagpapaimbabaw ho yun. Subukan nyo yung tumulong. Bukal sa puso, pikit nyo yung mata. Tapos pagdilat, medyo takpan nyo lang yung tenga nyo. Baka may bumulong na demonyo. Takpan nyo tayo. Pikit kayo saglit. Takpan nyo yung tenga nyo. Tsaka kayo tumulong. 1,000%! Bubuksan ng Diyos yung durungawan ng grasya sa laki. Sa tahanan mo. Ako ho, hindi ako nagsisimba.